Welcome to Church of God, City of Makati. We're glad that you're with us. We will be starting soon. Meanwhile, here are some reminders. Catch our midweek podcast on Facebook, Thursday nights at 7. Communion is every first Sunday of the month. If you wish to join at home, please prepare bread or crackers and grape juice or anything similar. If you wish to give, you may send to our BPI account through bank transfer, GCash, or PayMaya. Thank you and God bless. Amen! Muli, good morning po! Magandang umaga po sa lahat. Ganon din po sa mga kasama natin online. Magandang umaga po. Tayo po ay magpapasimula na sa pagpupuri, pagsamba sa ating Panginoon. Excited na po ba kayo? Amen! May bawin po tayong pasasalamat at papuri sa Panginoon. Amen! Amen. So ngayon, ikakanta talaga natin, iaawit natin yan, isisigaw natin, at isasayaw natin para sa Panginoon. Amen! Hallelujah! Pwede ko po bang makita ang pagpalakpak ng mga anak ng Diyos? The Lord with me, praise 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 the Lord, praise the Lord with me, praise the Lord with me, praise the Lord with me, praise the Lord. Pagpapasalamat at pagpupuri sa Panginoon. Amen po ba? So, meron po tayong gagawin ngayong umaga. Pag sinasabi pong hallelujah, gagawin po natin to. Ganyan at ganyan. Okay? Pag sabing hallelujah, pwede ganito po yan, ha? Let's go!
We praise you, Jesus. Oh God, ikaw po ang dahilan kung bakit kami narito, Panginoon. Ikaw ang dahilan kung bakit kami umaawit. Ikaw ang dahilan, Panginoon, kung bakit namin tinataas ang aming mga kamay. At ikaw din po, Panginoon, ang nag-e-enable sa amin para magawa ang lahat ng ito. And Lord, ang aming buhay, ang araw na ito, ang lugar na ito, ay para sa'yo. Bawat awitin, bawat pagsayaw, at pagtaas ng aming mga kamay, para sa'yo. Para sa'yo, Panginoon. Luwalhatiin ang pangalan mo, Panginoong Jesus. Hallelujah. Sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang
worship you. We worship you. Hallelujah. We worship you for who you are. We worship you, Lord God, because, Lord, you are of your loving kindness, of your goodness over our lives, God. Maaring meron kaming mga pinagkaka kalalagayan, Panginoon, that is causing us, Lord, to hinder us, Panginoon, to worship you, O God. But today, God, allow us, Lord, to freely, Lord God, give back all the praises unto your name. And thank you, Lord God, kasi nananatili kang tapat, nananatili kang mabuti sa amin, Panginoon. Ano man yung mga pinagdadaanan namin, O God, hindi yung nagbabago, hindi nagkukulang kung sino ka sa amin, Panginoon. Salamat sa iyong kabaitan, salamat sa iyong pangangalaga. Salamat, Lord, na lagi ka namin kasama. Thank you, God, sa umagang ito, na dinala mo kami muli sa lugar na ito para magsama-samang makinig sa iyo, sumamba sa iyo, Panginoon. At kung ano man yung dala ng aming mga puso ngayon, pasalamat man, panalangin man, pangailangan man, Panginoon, O God, itinataas namin ito lahat sa iyo, Panginoon. At salamat, ano man ang ibinibigay namin sa iyo, kayang-kaya mong tugunin, kayang-kaya mo kaming tulungan, kaya-kaya mo kaming katagpuin. Hindi ka nagtatangi sa amin, Panginoon, ang pag-ibig mo sa amin. Lord God, hindi nagkukulang, hindi nagmamaliw, Panginoon, ang iyong makahabagan sa bawat sa amin. Tumatayo kami sa harapan mo, Panginoon, ngayong umaga, nang merong confidence, merong assurance, Panginoon, na nagmumula sa iyong mga salita, O God. Salamat sa araw na ito. Kinikilala ka namin. Ikaw lang po, Lord God, yung maitaas sa lugar na ito. Ang pangalan mo lang ang maitaas. Ikaw lang ang marinig namin. Ikaw lang ang patuloy, Lord God, na tumanggap ng mga papuri na ngayon ay tumataas mula sa puso namin, mula sa isip namin, Panginoon, O God, mula sa mga bibig namin, Panginoon. We worship you, Lord. We are in awe of your goodness, God. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Sige, palakpakan natin ng Panginoon, yung best na palakpak sa Panginoon. Sabi kanina sa awit natin, let everything that has breath praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Amen. Thank you, Lord. Praise God. Pwede ba kawayan mo yung mga nasa likod? Ngitian mo yung katabi mo. Hello, sabi mo, welcome! Welcome! Pwede na po tayong maupo. Praise the Lord. Praise God. Masaya ka ba na nandito ka ngayon sa tahanan ng Panginoon? Yes. Masaya ka ba na makita mo yung mga hindi mo nakasama sa loob ng isang linggo? Yes, no? Praise God ba? Mga naka-black, hello, men and women in black. Yes, no? Yeah, praise God. Praise the Lord. Pwede ko bang marinig ang praise the Lord sa side na ito? Praise the Lord nga? Praise the Lord! Dito kaya, dito, malakas kaya? Praise the Lord! Nagulat. Ulitin natin, kayo nga, praise the Lord na malakas? Praise the Lord! Eh, dito nga. Praise the Lord! Amen. Talagang mabuti ang Diyos. Amen ba doon? Yan, kasi kasama natin ang ating Panginoon. Amen. Napakabuti ng ating Panginoon. Sa araw-araw ng buhay natin ay hindi siya nagbabago, hindi nagkukulang. Amen. Salamat, anak. Praise God. Meron ba kayong mga favorite na superheroes? Yan, ako. Darna. Pero alam niyo, itong mga superheroes na to, meron din silang weakness, ano? No po, no? Itong si Stan Lee, siya po yung head ng... Sige, labas mo, anak. ng Marvel Comics, no? Sabi nila, he changed the game for superheroes nung nag-decide siya na yung mga superheroes, instead na parang godlike, nang walang hindi kaya, ay nagkaroon sila ng weaknesses, no? At natgustuhan yun ng mga tao kasi they can somehow relate to these superheroes.
Hindi daw kagaya kay Superman na parang walang hindi kaya si Superman. Ano. So, si Stanley, yun yung kanyang ginawa, ano po, ng mga dinrowing niya, pinadrowing niya, yung mga ideas niya, ano po. Alam niyo sa Bible, ang Biblia, nagpe-present din ng mga tao na hindi perpekto. Tama, no po? Kung babasahin natin ang Biblia, kagaya ni Moises, si Moises, di ba, makapangyarihang leader na ilabas niya ang milyon-milyong mga tao mula sa Exodus, sa Egypt, ano? Pero makita natin na uminit yung ulo niya, instead na sabihan lang niya yung mga bato para maglabas ng water, pinalo niya, no? Sa inis niya sa mga Israelita. Ganon din si David, no? Si David ay kinoconsider na matinding klase ng isang best na character sa Bible, pero dumating din sa panahon sa buhay niya na bumagsak siya kasi nagkaroon siya ng illicit affair. Tama ba ako sa term? Yung affair sa isang babae, no, na hindi niya asawa. So, na, may mga weaknesses, may mga flaws yung mga heroes natin of the Bible, kagaya din ng mga heroes dyan sa mga comics na iyan, ano. And somehow, nakaka-relate tayo sa kanila na hindi tayo perfect. Tama po ba? Na may mga tayo talaga tayo na hindi perfect, may mga decision tayo na nababagsak tayo, hindi tama, ano. May mga shortcomings tayo. Alam niyo itong weakness kasi, pag yung weakness isa sa mga mahirap i-admit. It is one of those things na you would have a hard time admitting na I have weakness. And kahit na minsan parang hirap na hirap ka na sa buhay mo, no? Hinang-hina ka na, ayaw mo pa rin umamin. O, kaya ko pa to. Wala akong, I am strong. Yan, minsan ganun tayo. Sa mga iba't ibang pinagdadaanan natin sa buhay, nagkakaroon naman talaga tayo ng mga panghihina. Tama po dyan? Tama po ba dyan? Hindi sa lahat ng takbo mo sa buhay ay pasulong. May pagkakataon na ang takbo mo bilang mananampalataya ay stagnant lang. Pero tumatakbo pa rin. May pagkakataon na ang takbo mo ay, wow, pabulusok, bigla kang babagsak. No po. So may iba't ibang panghihina tayo sa ating mga kalooban, sa ating mga buhay. Minsan, ayaw lang nating aminin. Gusto natin laging ipakita na kaya natin, malakas tayo. At kahit na ano pang dumating na pagsubok, pero ang totoo, mahina tayo. Amen ba? Totoo na hindi natin minsan kaya, no? Kailangan natin ng tulong. At salamat talaga sa Panginoon. Kasi sapat yung tulong niya palagi na ibinibigay sa atin. Amen ba doon? Araw-araw ng buhay natin, sapat ang ibinibigay na tulong ng Panginoon. So paano ba niya tayo natutulungan sa panahon ng ating mga kahinaan? Paano ba nakasuporta sa atin ng Panginoon? Sabi po ng Romans chapter 8 verses 26 to 27, and dito po tayo maglalaro ngayon, hindi maglalaro, dito po tayo ikot ngayong umagang ito. Sabi po dyan, and the Holy Spirit, He is one of the persons in the Trinity, helps us in our weakness. For example, we don't know what God wants us to pray for, but the Holy Spirit prays for us with groanings that cannot be expressed in words. And the Father, who knows all hearts, knows what the Spirit is saying. So when the Spirit is praying for us with groanings that cannot be expressed in words, the Father understands because He knows all hearts and knows what the Spirit is saying, for the Spirit pleads for us believers in harmony with God's own will. Tayo po muna ay manalangin muli. Holy Spirit, fall afresh on us this morning. Have your way. Ikaw po ang mag-refresh sa aming pagkakakilanlan sa iyo, lalo na Panginoon patungkol sa aming kaugnayan ng sa pagpapanalangin, Panginoon. We pray, God, that you would give us you would enable us, Panginoon, na sabihin na kailangan ka talaga namin. Lord God, we cannot do it alone as we go about this journey as being a Christian, God. We cannot do it alone, God. Life is difficult in itself, God. So we really need you, and we thank you that you are always available for us. Help us, Lord,
to see that you are with us and for us, Panginoon, ngayong umaga. Thank you, Lord. We honor your name. In Jesus' name, amen. Thank you, God. So, ang title po natin ngayon, last time, last Sunday, ang title, si Pastor ay maayos na? Hindi, yung kay Pastor. Oh, maayos na? Worship. Uy, nakaalala yung isa. Maayos na worship. Ngayon naman po, maayos na pananalangin. Madaming kaparaanan para paano magiging maayos ang ating pananalangin. Pero dito nga po tayo iikot, dito lang sa Romans 26-27. Yan po yung titingnan natin ngayong umaga. So dyan sa paunang salita pa lamang ng verse 26, sabi dyan, and the Holy Spirit helps us in our weakness. Wow! Si Spirit daw, si Holy Spirit, tinutulungan niya tayo sa ating mga kahinaan. Dito sa verse na ito, ipinapaalala sa atin ni Pablo na siya yung sumulat ng Roma na hindi mauubos yung tulong ng Panginoon para sa iyo at para sa akin. Amen ba doon? Hindi mag-e-exhaust yung kakayanan ng ating Diyos na tayo ay tulungan. Praise God. Kahit na gaano pa karami o gaano pa kabugab-gabundok yung ating mga problema, sapat at umaapaw ang tulong na galing sa Diyos. No po? Siguro kailangan natin niyang i-refresh sa ating mga kaisipan na sapat at may umaapaw na tulong na galing sa Panginoon. Alam nyo, we need help. Amen? But this help is not available for those who won't admit that they need help. No? Ganun palagi yan. Kailangan natin ng tulong, pero kung di naman natin aaminin na we need it, we can't be helped. Hindi tayong matutulungan kung hindi natin sasabihin. So yung unang point na maayos na panalangin, pagkilala ng iyong kahinaan. So kailangan i-acknowledge natin, kilalanin natin na tayo ay may kahinaan. Alam mo ba ginagamit ng Panginoon yung mga problema, yung mga pagsubok, yung mga pangangailangan para matanggal ang natitirang mga kayabangan sa buhay natin? No? Ginagamit ng Lord yung mga pagsubok, kapangangailangan, mga problema para matanggal yung self-sufficiency natin, yung pagtitiwala lang natin sa sarili natin, ano? Kaya nasa sayo na 'yon. Kung hanggang ngayon habang may problema ka, ay nagmamalaki ka pa din sa Lord, no? May problema ka na nga, nagmamalaki ka pa rin, kaya ko 'to, hindi ka tumatawag humingi ng tulong sa Panginoon. Bakit kasi kailangan natin ng tulong? Why do we need help? The Spirit helps us in our weakness. Bakit kasi mahina tayo? No po? Meron tayong kahinaan. Ang kahinahang ito ay maaring mauwi sa kasalanan kung sa sarili lang diskarte natin gagawin. No? Gagawa tayo ng paraan ng sarili natin. Usually, doon tayo tumitemblong. Ano? Nagtetumbling. Tumisemplang. No? Kasi tayong gumagawa ng diskarte natin. Kaya na namamali tayo, nagkakaroon ng pagkakasala, nauuwi sa kasalanan. No po. So kung di tayo hihingi ng tulong sa ating Diyos, maaring maging dahilan talaga 'yon ng pagbagsak natin. No po. So kailangan natin palagi ang tulong ng ating Panginoon. Hindi nga tinutukoy dito yung specific na weakness ng isang Kristiyano, isang tao. Pero sinabi niya dito hindi our weakness but weaknesses but our weakness, referring to weakness in general. So hindi lang ito para sa mga ilang weak and immature na mga Kristiyano, kundi karanasan ito ng lahat. Amen ba doon? Yung meron kang weakness, no, karanasan ito ng lahat, even yung mga most mature na at spiritual. Kaya nga sabi ni Pablo, the Spirit helps us in our weakness. The Spirit help. Hindi nga sinabi, the Spirit helps you, ikaw lang. Hindi, sabi ni Pablo, kasama ako dyan, kaya us. Binibilang niya yung sarili niya. Bakit? Kasi si Pablo, siya man ay inamin niya na meron akong weakness. Mga taga-Roma, meron din akong weakness. Anong sabi niya sa 1 Corinthians 2:3, I came to you in weakness, timid and trembling. So meron din siyang moment na ganun. Itong taong to na hinahabol yung mga Kristiyano para sila ipatayin, aba, sabi niya, I came to you in weakness and timid
and trembling. Sabi sa 2 Corinthians 11:30, if I must boast, I would rather boast about the things that show how weak I am. So meron siyang, hindi niya ipinagmamalaki kung anumang bagay, kundi sinasabi niya, meron akong mga kahinaan. Ano po? At ang napakaganda, si Lord mismo, He sympathizes with our weakness. He understands our weakness. Si Jesus Christ, sabi ng salita ng Panginoon, so Jesus can sympathize with our weakness. Sabi ng 2 Corinthians 13:4a, sabi diyan, for even though it was in weakness that he was put to death on the cross, it is by God's power that he lives. So nung siya ang si Jesus ay naipako sa cross, wala siya dong magawa. Yun talaga ay kanyang ibinigay ng buong buhay at puso niya. Inalaw niya na iyon ang mangyari sa kanya para sa iyo at para sa akin. Hebrews 4:15, Jesus understand every weakness of ours because he was tempted in every way just like we are, but he did not sin. Ano po, hindi nagkasala ang ating Panginoon. Meron din siyang naiintindihan niya daw yung ating mga kahinaan. Di ba ang ganda? Dahil doon, kailangan talaga natin ang tulong ng Panginoon at available ang tulong na yan para sa atin. Amen ba doon? Karaniwan, kapag ganito yung nangyari, dinatry natin na excuse yung sarili natin at sinasabi natin, ay nako kasi tao lang. Tao lang ako kaya mahina ako. Totoo naman na tao lang tayo. Meron ba ditong alien? Meron ba ditong robot? Di ba lahat tayo, tao naman tayo dito sa totoo lang. Pero hindi natin dapat gawin na excuse yung pagiging tao natin para manatili tayong nakasubsob sa problema. Amen? Sino ba dito ang may problema? Uy, nahiya pa yung iba. Yung totoo, sinong may problema? Oh, sinasabi sa'yo na ngayon ng Panginoon, may problema ka, wag mo isubsob yung ulo mo sa problema. At sinasabi mo, tao lang, may problema, tago. Di ba? Hindi. Sinasabi ng Panginoon, humingi ka ng tulong sa Diyos. Amen? Dahil merong Diyos na nakakaunawa sa'yo, nais niya na humingi ka ng tulong sa Kanya. Ano po? Dapat tayong tumingala, hindi magpakasubsob pa sa problema. Kasi pag subsub tayo, na-realize ko lang, no? Kaya hindi ko ito nasabi na, wala ka itong makikita, dilim. Tapos maiyak ka lang, dilim. Pero pag tumingala ka, titingin ka sa Panginoon, makakita ka ng katugunan. Sabi kasi sa Psalms 121 verses 1 and 2, dyan sa Tagalog, tumitingin ako sa bundok, saan kaya nanggagaling ang aking saklolo? Ang tulong para sa akin ay nanggagaling sa Panginoon na gumawa ng langit at lupa. Sabi sa English, I lift my eyes to the hills, where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. No? Instead na tumingin ka sa ilalim, makita mo ay lupa, tumingin ka na sa taas, makita mo, yung lumikha ng mga kabundukan, yung mas may makapangyarihan. Amen po ba? Amen? So tapikin mo yung katabi mo, sabihin mo, wag ka nang magtago sa problema. Uy, walang problema yung iba. Ano po, no? Sabi niyang, yun ang sinabi ng salita ng Panginoon. So, yung tulong na kailangan natin ay nanggagaling sa Panginoon. Amen? Nanggagaling sa Panginoon. Siya na gumawa ng langit at lupa. Kung dahil nga sa kanyang kapangyarihan, nagawa niya yung langit at lupa, ikaw pa kaya sa problema mo ngayon? Kayang-kaya kang tulungan ng ating Panginoon sa araw-araw. Amen ba doon? Amen. Pwede bang bigyan niyo ako ng magandang ngiti? Parang galit pa rin kayo eh. Parang ang sama ng mga pinanggalingan niyo kayo naka. Okay, medyo yan, sigab, di ba? Si Lord creative ang power niya para i-sustain tayo sa times of suffering, sa times of weakness, sa time of needs. Amen? Alam niyo ba, tatlo sila na tumutulong sa atin. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Araw-araw, tinutulungan nila tayo. No po na, ma-survive, mabigyan tayo ng tulong sa ating mga pangailangan. Dito sa verse 26, ano po, binigyan din ni Pablo yung tulong na galing sa Espiritu. Yung tulong galing kay Holy Spirit.
Nananahan siya sa puso natin. Amen po ba doon? Nung ikaw ay tumanggap sa Panginoon, diyan na siya nanahan sa iyo. Hindi siya nandyan para tumambay lang. No po? Hindi siya nandyan para gusto ko lang tumira dyan. Okay na. Kundi nandyan siya para tulungan ka. Narito sa puso natin si Holy Spirit para tulungan tayo. No, minsan, sabi ko nga kanina sa prayer, Lord, sorry kasi minsan di ka namin na-acknowledge. No? Na nandyan siya. Nandyan si Holy Spirit. Nandito siya sa puso natin para tulungan tayo according sa verse 9. Siya yung magbubuhay ulit sa atin sa pagbabalik ng Panginoon kung patay na tayo. Siya, Holy Spirit, ang gagawa nun. Makababasa natin sa verse 11 ng chapter 8. Siya yung tumutulong para labanan natin yung mga kasalanan. No? Mga kasalanan na sobrang lahat ng puwersa ng impyerno para magkasala tayo, talagang tinututok sa atin. Nariyan siya na tumutulong sa atin para labanan natin ang kasalanan, sabi sa verse 13. Siya yung tumutulong para magkaroon tayo ng katiyakan na tayo nga ay mga anak ng Diyos para ma-assure mo sa sarili mo, totoo ba kong anak ng Diyos? Andun si Holy Spirit na nag-witness siya, nagko-confirm siya sa iyo na ikaw ay anak ng Diyos, kaya ka nakakatawag sa Diyos Ama ng Papa God o Abba Father. Si Holy Spirit yun. Kaya tayo nakakatawag, sabi yan sa verses 15 to 16. So tinutulungan tayo ni Holy Spirit sa lahat ng ito, hindi lang sa mga critical moments ng buhay natin. Hindi lang nandun yung tulong ni Holy Spirit kapag emergency na, tas 911 ang tinatawagan natin. Kung kailan nasa verge ka na ng kamatayan, dun ka lang tatawag. Hindi, every step of the way, nandyan ang tulong ni Holy Spirit sa atin. Amen ba doon? Magandang bagay ba yan? Na laging nandyan yung tulong ng Panginoon sa atin. Hindi natin kailangang mag-call pa sa 911. We can directly, no po, Lord, help. No, andyan siya. Kaya araw-araw, moment by moment, yung tulong na ibinibigay niya sa atin. Amen ba? He helps us. He is our present help in our present need. No? Ano yung pangailangan mo ngayon? Siya yung present help. Nakakatuwa si Jesus kasi nung umalis po siya, nung bumalik siya sa kalangitan, hindi niya iniwanan sa ere yung mga disciples. Hindi niya sinabi, bye-bye, alis na ako, bahala na kayo dyan. Hindi ganun si Jesus. Anong sabi niya? When I go back to heaven, I will send the Holy Spirit to be with you. Di ba ganun ka-awesome yung love ng ni Jesus sa atin? Ipinadala niya si Holy Spirit to be another helper. Ano po? Sabi yan sa John 14:16, sabi dyan. Sabi po dito, and I will pray the Father, Jesus talking, and He will give you another helper, that He may abide with you forever. Wow, di ba? Pinadala niya yung makakatulong daw natin at sasamahan tayo palagi. So, amen, di ba? Yung si Holy Spirit, hindi tayo iiwan. Hindi po siya nang iiwan sa ere. Kung yung iba, tinatalikuran na tayo, pero si Holy Spirit, hindi tayo iniiwanan. Magandang bagay ba yun? Na may isa tayong kaibigan, may isang Diyos na hindi sa atin mang-iiwan. Sabihin mo nga sa katabi mo, parang umiti naman, hindi tayo iniiwanan ni Holy Spirit. Yan, hindi tayo iniiwanan. Sabi din sa verse 26 ng 14, sabi diyan, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. Alam niyo, naisip ko na sinabi to ng Panginoon kasi may posibilidad na makakalimutan ng mga disciples yung turo ni Jesus. Kasi alam ni Jesus na makakarana na sila ng iba't ibang takbo sa buhay, problema pa ang ilangan, and they needed the Holy Spirit to remind them of the things that Jesus taught them, ano po, everything to bring into remembrance all the things that I said to you. Naranasan niyo ba yan na minsan nagbablock ka, mental block ka, ano bang version? Tapos magpe-pray ka, Lord, tulungan mo nga ako. So, biglang nang ting, i-remind sa'yo ni Lord na ito anak. Yun yung verse. Kaya importante po ang magbabasa tayo ng word. Ha, bigla akong pinasok, no? Para meron tayong mare-remember. Diba? Kung wala ka kasing ma-encounter na word, wala kang mare-remember.
Tama ba? Kasi yung word, pag kinakain mo yan, di ba pag kumain ka ng masarap, hindi mo yung makakalimutan. No? Sarap nung pakbet sa ganyan, o di ba? Kaya masarap kumain sa Mang Rudy's kasi favorite ng, no? Masarap kumain kasi merong impact sa'yo. Ganon din yung word ng Lord, mga kapatid. Ulit-ulitin namin to sa ating lahat. Yung salita ng Diyos. Kung wala tayong nire-read, binabasa na word ng Lord, wala tayong mare-remember. No po? Kulang yung nare-receive natin pag Linggo. Kailangan tayo mismo nagbabasa para mare-remind tayo. Ay, nabasa ko to sa ano. Minsan nga, hindi mo alam sa ang versikulo at kapitulo, sitas, sabi pa ni Pastor Henry. No? Hindi mo alam, pero alam mo na meron at masasabi mo siya. No po? Kasi merong natanim sa'yo, may nabasa sa'yo. No po? Amen ba doon? Meron pa ba? John 15:26, sabi dyan, "But when the Helper comes, whom I shall send to you from the Father, the Spirit of Truth, who proceeds from the Father, He will testify of me." Magpapatotoo siya tungkol sa akin. Sasabi niya, totoo yan. Ito yung nangyari. Yan ang ginawa ng ating Panginoon. No? Kaya kapag sinabing help, dito sa text natin, merong tayong aid at support na binibigay para maibsan yung bigat na dala-dala natin sa ating buhay. Alam niyo, hindi common yung word na ginamit dito. Actually, yung word na help dito sa Romans 8:26, dalawang beses lamang po ito ginamit sa buong New Testament. Una dyan sa Romans 8 at pangalawa sa Luke 10:40. Pero hindi ko natin titingnan yun. Tungkol yun dun sa kay Martha and Mary. Ano po? So ang ibig sabihin nun, pagtutulungang buhatin ang mabigat na pasanin. Ano ba yung pag sinabing help? The Holy Spirit, pakiclick mo nga anak. The Holy Spirit, the Spirit helps us in our weakness. Ano ba yung pag sinabing help? Ito ay to give assistance with full initiative because closely identified. Yung word na help dyan sa original Greek, ano po, hindi ko na nilagay dyan. Ang Greek ay sinantilambanomai. No, sinantilambanolai. Mali pa. Banomai. Ano po? Ibig sabihin, dyan galing yung to give assistance at saka supply. Ano? Bibigyan talaga tayo ng pagtulong, ng assistance. Tapos supplying help that exactly corresponds to the need. Kung ano talaga yung kailangan natin, siya yung nagbibigay niya talaga kung ano yung katugunan doon sa kailangan natin. Ibig sabihin, pero hindi ibig sabihin ito na ang Diyos yung bubuhat ng lahat. Oo, binibigay natin sa Panginoon lahat. Sinasabi natin, Lord, hindi ko na kaya sa iyo na to. Alam mo ba gusto ng Lord na kikilos tayo ayon doon sa pananampalataya natin? Ibinigay natin sa Lord yung need natin, pero hindi natin sabihin na, Lord, sa'yo na yan, bahala ka na dyan. Tapos kung ano-ano nang ginagawa natin. Gusto ni Lord mag-act in faith din tayo according dun sa pananampalataya natin. Amen ba? Kung naniniwala ka, nagsabi mo, Lord, di ko na kaya, hirap na hirap na ako sa karamdaman ko. Tapos kain ka pa rin ng kain ng bawal. Mali naman yun, di ba? Tama ba? Sino yung ganyan dyan? No? Pag sinabi natin, Lord, di ko na kaya sa yun ng karamdaman ko, aakto ka na, magaling ka na. Tama. Hindi yung hirap na hirap ka. Umakto ka, magaling, binagaling na ako ng Panginoon. Ganun yung sinasabi dito ni Lord sa atin. Nagbibigay siya ng assistance sa atin, ng help sa atin, pero kailangang iakto mo yung pananampalataya mo. Ilakad mo yung faith, naniniwala ka doon sa isinabi mo sa Panginoon. Amen ba? Bibigyan niya tayo ng lakas. Sige daw, palakpakan natin ang Panginoon. Bibigyan tayo ng lakas para gawin yung mga bagay na dapat nating gawin na hindi natin magawa ng sarili natin dahil sa taglay nating kahinaan. Hindi natin magawa eh. Kahit dahil mahina tayo, He will supply the strength that we need to do it. Amen ba doon? So yun yung una, maayos na pananalangin ay una, pagkilala sa iyong kahinaan. At pangalawa, pagkilala na need mo ng
help. No? Na need mo ng help because you cannot be helped if you do not acknowledge that you need help. No po? So, pagkilala mo ng need, ng pagkilala na need mo ng help. Oo, mahalaga na ang tulong ng mga kapatiran sa atin. Amen ba? Kaya humihingi tayo ng tulong sa kanila. Sa panahong may problema tayo, meron tayong kinakaharap no, na problema nga. Pero, ang kayang ibigay ng tao sa atin, limited. Amen ba dyan? Nag-agree ka ba doon? Yung kayang ibigay ng kahit sinong tao, limited lang. Kahit sasabihin niya, tutulungan kita hanggang wakas. Limited pa rin. Si Lord lang makakapagbigay sa atin ng full support doon sa need na kinakaharap natin. Amen ba doon? No? So, take heart kapatid, lalo na kung bigat ka na at inip ka na, hindi pa sinutugon ng Diyos ang iyong mga panalangin, ano? Nagsasabi ka na, Lord, ang tagal-tagal naman sa tulong na yan. Alam mo, nandyan siya sa'yo, si Holy Spirit na nasa nakasama mo. Amen? Kasama mo siya na tutulungan ka, manampalataya ka lang kay Kristo, no po? At ang anumang kailangan mo, huwag mong pagdudahan dahil kaya-kaya niyang kang tulungan ng ating Panginoon. Amen ba doon? Pwede bang palakpakan natin doon ang Panginoon? Ayan. Kaya huwag mong i-underestimate yung tulong na kayang ibigay sa'yo ng Panginoon. Amen? No? Diba, napakagandang balita po nito. Kung patuloy tayong sasabihin natin na, ay, kaya ko naman eh, hindi ko naman kailangan ng tulong niya. Nako, mas maganda na umiyak sa Panginoon. Nasabihin, Lord, help me! Napo, Lord, kagaya kanina tama. Lord, help me, hindi ko na kaya. Diba? Tulungan mo talaga ako. Yan. At sasabihin ni Lord, tutulungan kita. Andito ako, tinutulungan kita. Pero alam niyo, si Pablo may panalangin siya, Lord, alisin mo na tong kahinaan ko. Pero hindi inalis ni Lord. Bakit? Kasi tumulong yun sa kanya, sabi sa Korinto yun, 2 Corinthians 12:19 na, my power is made perfect in your weakness. Ano po? My grace is sufficient for you. Sa oras na nararamdaman mo yung matinding kahinaan mo, mas mararanasan mo din pala yung kapangyarihan ng Panginoon na gagalaw sa buhay mo. Amen? Di mo kaya, itiwala mo sa Panginoon at umakto ka dun sa pinapanalangin mo. Amen? So si Lord, tinutulungan niya tayo sa weakness natin in prayer. Pagkatapos ng mahabang introduction tungkol sa weakness natin, ano, may nagbigay si Pablo ng isang specific example kung saan tayo nagiging weak. At ito ay patungkol nga sa panalangin. Diyan sa verse 26 pa rin tayo. For we do not know what to pray as we ought. Hindi natin alam paano ba manalangin. Hindi tayo marunong manalangin. Dito binanggit ni Pablo yung isa sa mga naging kahinaan ng isang mananampalataya. Ano? Bakit sa dami ng pwede niyang talakayin, bakit prayer pa yung tinumbok niya dito sa verse na ito, no? Bakit pa prayer? Kasi ito yung karaniwang tinatamaan, pakinggan niyo to. Ito yung karaniwang tinatamaan kapag may mga problema tayo. Yung pananalangin. No? Ito yung unang-unang tinatamaan. Alam natin lahat na kailangan nating mag-pray, tama po ba? Pero nagpe-pray nga ba tayo pag may problema? Oo naman. Kung walang problema, hindi magpe-pray. Ganun na lang pag-pray natin, Lord, give me more problem. Yan, de, wag. No? Kasi alam natin yung relasyon natin sa Lord bilang mga anak niya, mahalaga yun. Amen ba? Napakahalaga nun. At isang expression ng pag-rely natin sa Panginoon ay yung pagtawag natin lagi sa Kanya sa panalangin. Amen ba? Pero, yun ba talaga yung ipinapakita natin kapag may problema? Nagpe-pray ba agad tayo? O agad-agad pinopost natin sa Facebook? No? Pinapaalam muna natin sa libo-libo nating Facebook friends bago natin i-post sa heaven. No? Minsan nauuna pa sila kay sa Panginoon. Lahat na nga ng problema, detalyado, kaysa sa i-post natin sa trono ng langit.
Kung tayo ay talagang anak ng Panginoon, yung anak tayo ng Diyos, siya yung ama natin, natural lang na ilapit natin sa Kanya anuman yung pangailangan natin, whether maliit o napakalaki man yan. Amen po ba? Anuman yan, gano'n man yan kalaki, kasi meron tayong Daddy in Heaven na pwede nating tawagan at kausapin. Hindi siya stranger sa atin. Hindi natin kailangan ng VIP pass para makapunta sa langit, sa trono ng Diyos. Amen ba doon? Kasi si Jesus, ginawa na niya ng paraan para makadiretso tayo sa Kanya. Hindi na tayo kailangan dumaan kung kani-kanino pa. Right there and then, pwede tayong tumawag sa Panginoon. Amen ba? Kahit nasaan ka man, anuman yung kalagayan mo, diretso kang makakapanalangin sa ating Panginoon. Amen? Hindi na kailangan pa ng ibang kakausapin, si Lord na agad, ang Diyos na agad. Ano po? Pero kailangan nating i-admit minsan na kahit matagal na tayong Christians, may mga pagkakataon na hirap tayong mag-pray. Amen? Nagpe-pray naman ako 3 times a day. Ah. More breakfast, lunch, dinner. Yan, yun yung prayer natin. No po? Pero hindi yun yung sinasabi dito na prayer. Especially so kapag meron talaga tayong struggle sa buhay natin, meron tayong kinakaharap. In times of sufferings or of need, tayo mga Kristiyano, kailangang manalangin tayo. Amen po ba doon? Kailangang manalangin tayo. May mga desires kasi tayo na tama naman na gustong sagutin ng Panginoon. May mga pangangailangan tayo na talagang gusto natin na tugunin ng Panginoon. Ang best na gagawin talaga natin ay lumapit sa Panginoon at manalangin. Minsan din natin alam ang sasabihin natin, kaya sabi nga dyan, no? For we do not know what to pray for as we ought, but we have the Holy Spirit to help us, no, in our prayer. So paano ba niya tayo tinutulungan? Paano, how does He help us? Una, He intercedes for us. No po, nag-i-intercede siya sa atin. Yung word na intercede refers to the Holy Spirit, to galing din sa Greek, refers to the Holy Spirit interceding in every scene of our lives so we can come in line with the Lord's eternal purpose. Wow! No, namamagitan daw si Holy Spirit sa bawat tagpo ng buhay mo, sa bawat lakad natin. O si Annie, gumigewang-gewang yung takbo niya sa Panginoon. Si Holy Spirit nag-intercede doon sa scene na yun ng buhay para umaakto yung takbo ng buhay natin, takbo ng buhay ko. May panahon kasi minsan na natatapilok tayo, nadadapa tayo, amen, namamali tayo ng mga desisyon sa buhay. At sa pag ganun nangyayari, minsan nararamdaman mo ba, ay, bigla kang nagigising out of nowhere? Kasi merong isang Diyos na nananalangin para sa'yo at para sa akin. Amen ba? So, i-appreciate talaga natin yung gawa na yan ni Holy Spirit. He intercedes for us so that we can come in line with the Lord's eternal purpose. May layunin ang Diyos sa bawat buhay natin. Amen? Praise God. Ang content ng intercession na to goes beyond human language and it includes bringing sacred mysteries into our daily walk with Jesus, no? With Jesus Christ. Hallelujah. So He is praying for us. Kagaya din ni Jesus Christ na interceding for us dun sa langit, sa trono ng biyaya ng Panginoon. The right hand, no, na place, trono ng Diyos, nandun si Jesus praying for us. Si Holy Spirit na naka-reside sa puso natin, naka-look-look sa puso natin, interceding for us here on earth. So, nag-i-intercede siya para sa iyo at sa akin. Namamagitan siya. No po? Yung isang word ng ibig sabihin ng intercede dyan, para bang attorney, no po, yung tumatayo siya sa halap ng hukom at pinagtatanggol tayo. Ganyan yung ginagawa ng Holy Spirit. Also, ito rin na yung humihiling siya para sa atin. Yung sa mga bagay na hindi natin kayang ipasabi o sabihin sa Panginoon, ni-interpret yun ng Panginoon sa atin. So, dyan, this is how He helps us, no? He intercedes for us. Pangalawa, how does He help us? He helps us by searching our heart. He searches our heart. Sabi ng verse 27, and He who searches hearts knows what is in the mind of the Spirit,
Si Father God, to He searches our hearts, and it is He knows about it because He understands, He knows the mind of the Spirit. Kapag ka nasa trouble tayo, hindi natin makaya, hindi natin alam paano sasabihin, hindi natin ma-express yung ating mga pangailangan sa Panginoon, alam ng Diyos kung ano yung nangyayari sa atin. Amen ba? Alam niya all about our feelings and all about our desires. Kaya ito yung pangatlo, maayos na pananalangin. Paano ba yun? Pagkilalan sa iyong kahinaan. Pangalawa, pagkilalan na need mo ng help. At pangatlo, pagsuko sa Diyos na nakakaalam ng lahat. Amen? Isuko natin sa Panginoon dahil Siya yung nakakaalam ng lahat. Walang bagay na hindi alam ng Diyos patungkol sa atin. Amen? No? Dahil ang Espiritu mismo, Siya yung nasa atin, He knows what is the mind of the Spirit. No? Hindi lang ito intellectual knowledge, but deep intimacy with the Trinity. Meron silang pagkakasundo-sundo lahat. Alam nila yung mga nangyayari sa bawat isa sa atin dahil nagko-communicate sila. Alam niyo po yun. Kaya, ang panalangin para sa atin, no, pinapanalangin tayo ng ni Holy Spirit according to the will of God. Ayon sa kalooban ng Panginoon, yung mangyayari sa buhay natin. Amen? Di ba kaya maganda na nasabihin na natin sa Lord kasi magandang bagay yung gusto niyang gawin sa buhay natin. Amen? No, yung kalooban ng ating Panginoon. Minsan sa pag-aalinlangan natin, no, sa pananalangin, baka kasi hindi naman yun yung kalooban ng Panginoon, pero praise God, si Holy Spirit nagtuturo sa atin sa salita niya para matuto rin tayong mag-pray ayon dun sa kalooban ng Diyos para sa buhay natin. Dito sinasabi ni Pablo na hindi, na kahit may mga panahon na hindi natin alam yung sasabihin natin sa Diyos, nandyan si Holy Spirit na to interpret, to bring out yung deepest desires ng ating puso sa Panginoon na hinihiling natin sa Kanya. Naranasan mo na ba yun na hindi ka halos makasalita? No? Iiyak ka na lang, mag-groan ka na lang, tutulo na lang yung luha mo, tutulo na lang yung uhog mo, pero hindi mo alam yung, hindi mo masabi dahil sa bigat ng pinagdadaanan mo. Si Lord, ini-interpret niya yun. Alam naman niya ni Father at nag-uusap sila ni Holy Spirit. Ini-interpret niya, ini-intercede niya sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Ang anumang ating mga iniiyak. So maaring ngayon, may mga moments sa buhay mo na parang, ayoko na nga mag-pray, hindi na ako na ayoko nang... dahil sa mga nangyayari sa buhay natin, nade-disappoint na tayo, na wala satisfaction sa buhay natin, be encouraged na meron tayong powerful intercessor na palaging nananalangin para sa iyo at sa akin. Aside from your brother or sister praying for you, we have the mighty Holy Spirit praying for us. Amen ba doon? Di ba? Kailangan talagang ibalik natin yun, no? Ipukaw natin yung isip natin na, wow, merong si Holy Spirit praying for me. No po? Manalangin, sabi ng salita ng Panginoon, ano, sa Ephesians 6:18, sabi dito, manalangin kayo sa lahat ng oras sa tulong ng banal na Espiritu. Ipanalangin ninyo ang lahat ng dapat ipanalangin. Huwag kayong magpabaya. Patuloy kayong manalangin, lalo na para sa lahat ng mga pinabanal. Sabi sa Good News Translation, do all this in prayer, asking for God's help. Pray on every occasion as the Spirit leads. For this reason, keep alert and never give up. Always, pray always for all God's people. Amen? So yan yung, paano ba magiging maayos yung panalangin natin? Kilalanin natin na meron tayong mga kahinaan. Tapos kilalanin din natin na kailangan natin ng tulong. At then, isuko natin sa Diyos na nakakaalam ng lahat. Kasi walang bagay na hindi niya alam at walang bagay na hindi niya kayang gawin kapag tumawag tayo sa Panginoon. Amen po ba doon? So, hindi ko po alam ang inyong weakness, ang inyong pinagdadaanan, anuman ang inyong need. Pero ang best na gagawin natin, ay isuko natin sa Panginoon, ilapit natin sa Panginoon. Amen po ba doon? So tayo pong lahat ay tumayo. Thank you, Lord.
madalas po no na neglect talaga natin siya. Siya na mismo yung nasa trono ng buhay natin. Kasama natin palagi, pero hindi natin siya nabibigyan ng pansin at tayo ay kung saan-saan pa tayo tumatawag, no? Nandyan pala yung help, no? In time of needs, nandyan ang Holy Spirit sa atin. So as we sing this song, no, kayo po ay nandyan sa inyong mga upuan. Pwede bang i-challenge ko kayo na mag-pray sa Panginoon? Kung ano talaga yung laman ng puso at isip mo, ilapit mo sa Lord, sabihin mo sa Kanya ang iyong mga kahinaan, pangailangan at pagsuko, no, na kailangan nating gawin nang sa ganun matulungan talaga tayo ng ating Panginoon. Sige po, kayo po ay umuko at makipag-usap sa Panginoon ngayong umagang ito. Ilapit mo ang iyong saloobin sa Panginoon. Thank you, Jesus. Puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba't nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamastan, makaniika at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba't nagsusumamo, maging dapatin mo, ikaw ay mamastan, mapaniika at sa'yo sa inyo na gusto nyo ipag-pray namin kayo, binubuksan po natin ang lugar na ito at naanyayahan namin kayo na lumapit and we will help you pray. We will help you pray with whatever needs that you might be having. We are opening the altar for you to come and we will pray with you. As we sing this song, ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay
Kinikilala ka po namin, Holy Spirit, sa aming kalagitnahan, sa aming mga buhay, especially, Lord God, on times that we need help, Lord. Thank you that you are always available, God. You are always alongside us, God. And the word of God declares, Lord, that you will be with us forever, Panginoon. You will abide with us, O God. Thank you, Lord. We acknowledge you, Holy Spirit. We are grateful to you. We love you, Lord. Thank you for your sweet presence. Accompany us, Lord God, throughout this week, Lord. Help us, Lord God, in every way and in any way. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Thank you, God. Praise God. Pwede na po tayong maupo at pakinggan po natin ng exhortation para sa pagbibigay. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Bago po ang lahat, bago po tayo magbigay ng kaloob. Actually po, meron po tayong babasahin ng salita po ng ating Panginoon. Ito po actually, lagi na po natin napakinggan, pero ito po ay isa pong reminder po sa bawat isa sa atin. So dito po, makita po natin sa 2 Corinto, chapter 9, 7 and 8. Ang sabi po ng Biblia, ang bawat isa sa inyo ay magbibigay na ayon sa sariling kapasyahan, na walang pag-atubili at hindi sa pilitan. Dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay na may kagalakan. At magagawa ng Diyos na ibibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangailangan. Para sa lahat ng panahon at maging sapat. Sapat kayo sa lahat ng bagay at lagi ninyong matutulungan ang iba. Amen. Ang sabi nga po sa English, God loves a cheerful giver. Oh, English kasi yun eh. So mga kapatid, tinawag tayo ng mga Kristiyano ng ating Panginoon upang magdesisyon ng buong puso at with the right set of mind sa pagbibigay. Ibig sabihin, kung ano man ang kaya mong ibigay, monetary man o pagsiserve sa inyong kapwa at kay Lord, kung ito ay kusa mong ginawa, walang pag-anilangan at kinalulugod mong gawin, ito din ang ikinalugod niya. Amen po ba? Tayo po ay manalangin. Itaas na po natin ang ating kaloob sa ating Panginoon. Father God, salamat po na lagi kang nandyan para kami paalalahanan na patuloy na maging tapat at hindi napipilitan sa aming pagbibigay ng kaloob. Thank you, Lord. Amen. Amen. So tayo pong lahat ay tumayo at tanggapin po natin ang benediction. Yeah, bago tayo mag-benediction, yung mga sa further po, maiwan po muna kayo dito sandali. Let's lift our hands and receive the benediction. Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. And everybody say, amen, amen and amen. God bless you.